Naranasan nyo na ba pagising sa umaga ay ganito ang makikita nyo sa inyong water dispenser? Ubos ang laman at baha ang iyong sahig? Huwag kayong mabahala. Unplug ninyo ang service cord ng inyong water dispenser. Tanggalin ang water bottle at linisin ang sahig. Patuyuin ito para iwas sa disgrasya na dulot ng kuryente. Huwag din muna kayong tatawag ng technician para ipagawa ito para di kayong kumastos ng service fee. Ang kalimitang dahilan nito ay may crack o maliit na butas ang inyong water bottle. Kapag may butas ang inyong water bottle, ay mai-expose ito sa ating atmospheric pressure. Kaya itutulak nito ang tubig sa ating water dispenser bottle na siyang dahilan ng pag-apaw ng tubig mula sa container nito. Ang water dispenser ay may overflow tube na siyang dadaluyan ng tubig, kaya madalas nakikita nyo na lang yung tubig sa sahig. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang effect ng atmospheric pressure sa ating water dispenser. So meron akong isang plastic container at isang plastic cover, yung manipis. So lalagyan ko ito ng tubig. Okay? Tapos ipapatong natin yung manipis na plastic. Okay? So ngayon, itataob natin 'yan. Yan. Okay? So kung makikita nyo, yung portion sa taas, vacuum yun. Yun ang tinatawag nating vacuum space. O pag sinabi nating vacuum space, it's empty. Or negative pressure yun. Ngayon, dito sa surrounding natin, meron tayong atmospheric pressure. Which is equivalent to 14.7 PSI. Or PSI means pounds per square inch. So, ang tinatawag nating atmospheric pressure, ito yung pressure na pinoproduce ng bigat ng hangin dito sa ating atmosphere. Ngayon, ang gagawin ko, tutusukin ko yung vacuum space. So, parang mangyayari niyan, may expose na itong water natin, yung container natin, sa atmospheric pressure. So, kung titingnan ninyo, tutulak ngayon. Itinutulak na, lumalabas na yung tubig. Umaapaw na siya dun sa plastic container natin, which is kanina, wala tayong butas, hindi siya umaapaw, hindi lumalabas ang tubig. Okay? Ngayon, tignan nyo, sasaraduhan ko. Okay? So, ngayon, hindi na naman exposed sa atmospheric pressure yung water natin. So, natigil. Ngayon, pag tatanggalin ko yung takip na kamay daliri ko, itutulak na naman niya. Kasi, mas mataas yung atmospheric pressure natin compared dun sa pressure ng tubig sa loob. So, ang tendency, basta na-open na dun sa, may leak na yung bottle nyo, itutulak na ng atmospheric pressure yung tubig. Dahil sa nag-combine na ngayon yung pressure ng tubig at saka atmospheric pressure, mas mataas na ngayon ang pressure sa ating bote. Ito ngayon ang nagkokos ng pag-overflow ng ating water dispenser. Okay? So, ganun. Tingnan nyo. Ayaw pa rin bumagsak ng plastic. Kasi, sa loob ng container na yan, mas mababa pa rin ang pressure compare sa atmospheric pressure natin. Kaya, hindi bumabagsak yung plastic. Okay? So, ganun ang nangyayari. Uulitin ko lang, pag ganito ang naging senaryo ng inyong water dispenser, ay magpalit muna kayo ng bote, ng water container. Baka masolve ang problema nyo bago nyo dalhin sa service center para iwas kayo sa gastos. Maraming salamat, at kung meron kayong mga concern sa inyong mga electrical appliances at sa refrigeration and air conditioning units ninyo, maaari kayong mag-post sa aking YouTube channel at pipilitin ko na matulungan ko kayo or mabigyan ko kayo ng advice.